Ayun, naisa po namin ngayon yan. Medyo special na kami, kaya nga yung Icaro MP dahil meron siyang t-shirt kasi sa office namin sa Santo Tomas Adalin, hindi na ALBC na. Ayun. So mayamaya lang na konti, meron tayong bagong negosyo na introduce nandun sa meeting room. Mayamaya lang na konti. Hi! Hi guys! Hi! Darating lang yan. So, kasi na kayo sa mga tao. So, medyo mahaba yung participation niya sa vlog natin ngayong araw. Ito mga kanegosyo, Familia, Asenso. So, magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Salamat sa Panginoon Diyos at pagkasama-sama. Kanina nakita niyo, bali yung mga nanalo dun sa nung nagpa-rapon ba tayo or nagpa-contest tayo. Pinakto namin, finally, after 7 or 10 days, may papadali na rin namin si Carlo MP. Doon yung unay sa office namin sa Santo Tomas. So, hindi na namin ipapa-LBC. So, hindi na kami gagawin sa LBC. So, dinagdagan ko siya ng isang Negosyo Philippines na t-shirt na extra large. So, sa mga manalo, congrats! Priya May, kung ikaw ay nakikinig, please, pakisend ako ng iyong full name, exact address, and contact number. Kasi hindi namin maipadala yung napanalunan mo. Ikaw pa naman yung number one, yung Negosyo Philippines Ipon Challenge. And then, meron naman yung 1,000. So please, send para maipakita, para maisend na agad namin. Ano? Salamat. So, anyway, mga negosyo, lumalaki na tayo. Almost 15,000 na tayo. Maraming salamat sa pagtitiwala, sa pag-subscribe, sa pag-like, share, sa comment. Maraming salamat po. So, siyempre kami, umiisip kami lagi na kung ano ba yung pwedeng maitulong talaga namin sa inyo, mga kapatid, mga kanegosyo. Imagine niyo ang buhay ngayon natin kung walang... May mga bagay na mahirap mabuhay nang wala. Sipin nyo kaya kung ano yung isang bagay na araw-araw natin ginagamit na imagine nyo kung wala. Tama. So, naisip ko sigurado, internet. Imagine it without internet. Unang-una sa negosyo namin talaga hindi kami mabubuhay kung wala internet. Facebook, siyempre, importante. Messenger. Nanonood kayo ng mga pelikula, emails. Of course, yung YouTube. You know, kung walang internet, walang YouTube. Kawawa kayo. Hindi nyo mapanood ang inaabangan nyo na Negosyo Philippines na, of course, YouTube channel natin. Hindi lang ako, ano. So, natandaan ko, 3 years ago, ako at si Miss Faye Balbacal, yun ako, umattend kami na Franchise Expo sa SMX sa Manila. Meron kami nakita that time na piso wifi vento. That time sabi namin parang gusto talaga namin, medyo mahal siya, gusto talaga namin, medyo maliit lang siya ng machine. So hindi namin, ewan ko, nagpaikot-ikot kami, parang interested kami pero hindi rin mo natuloy. So imagine after 3 years itong nag-vlog na nga ako, na-encounter ko na marami nagpa-promo ng mga piso wifi vending machine. Just naisip ko, sana pala kami yung nauna before. Pero ngayon, marami na. Sila na yung gumagawa. Sila na yung ma-assemble sa medyo mura. Meron din naman mahal. Kasi meron imported. So, meron dyan isa na piso wifi vending machine PH. Piso wifi vending machine incorporated. Meron isa na MJC piso wifi machine. Meron isang premium piso wifi vending machine.
At marami pang iba, meron ako nakausap taga Davao, may nakausap ako taga Manila, but mostly marami taga Maynila, may mga taga Cebu. So, natutuwa ako. Siyempre, every time ako maghahanap ng business sa pwedeng ma-share sa inyo, siyempre, papakilala ako na ako ay may plan dito sa Philippines at ang plano ko or ang talagang purpose ko, makatulong. So, palaging nahingi ako ng discount, palaging minimint ko. Sabi ko, kung mga subscribers sa Legos of Philippines, baka naman pwedeng special kasi ito para tayo makatulong. Nag-negosyo ka doon, makatulong ka pa. But sa aming part, talagang totally gusto ko makatulong. So, may mga iba, okay naman kausap, ma-offer sila na. Sige po, pag subscribers ng Legos of Philippines, kung 10,000 yung SRP namin, gawin namin 9,000. Kung 20,000 po, ganito po yun. So, instead na hingin ko na kumita kami or bigyan nila kami pag nakabenta, hindi po. Yung dapat commission or dapat na para sa amin, gusto ko i-deduct na nila. Kaya nga kami gumagawa ng mga vlogs or videos para makatulong. Bakit tutubuan pa namin yung mga tao? So, lahat kinakausap ko, natutuwa ako kasi that time, I remember, 3,000 something pa lang yung subscribers ng Negosyo Philippines. Shout out kay Pisa Wi-Fi vending machine. Taga Manila sila. Yung kanilang i-offer is medyo mga 25,000 yata yung pinakura. But medyo maganda siya. Meron siyang stand. Marami kong gagawa. Pwede kaya na mag-load ng mga telepono, blablabla. Aside from internet. Okay, pwede kong sabi natin, internet, Pisa Wi-Fi, iba sa mobile phone, pwede rin sa laptop. Sa mga gadgets natin na may wifi, pwede yun. Parang vending machine for internet. So ituloy ko lang itong piece of wifi vending machine. PA, nakausap ko. At nakilala ako. Sabi ko, actually, negosyo din naman ako. But hindi ginagawa ako mga vlogs, blablabla. So sabi ko, baka naman pwedeng yung bigyan mo kami ng magandang deal na ako personally kukuha para mag-testing ko. Pag na-testing ko, saka ako si-share sa mga tao. Kasi ayaw kong gawin niyo muna yung negosyo. Bigyan niyo ako ng feedback. Ayaw ko na gano'n. Gusto ko, ako muna yung gagawa ng negosyo. Then, share ko sa inyo kung okay. Kung hindi naman okay, share ko rin para at least alam niyo. So, chat kami. So, sabi ko, baka naman pwedeng magbigyan mo kami ng, alam ba, 10 plus 1 and then i-divide namin para yung mga kukuha makatipid sila, makamura. So sabi ko, i-vlog ko rin yung piece of wifi vending machine PLC para ma-promote, para maraming kumuha. So please search ko rin yung vlog ko, yung YouTube channel. Kasabi-sabi ba naman na yung 3,000 something daw na viewers parang, or subscribers, parang konti lang, parang gano'n. Konti lang, parang gano'n. Aww! Nung minalit ako. Yung kanya raw YouTube channel is 10,000 subscribers. Then, na-feature na rin daw sila sa Swak na Swak or something, hindi ko lang, parang gano'n. So, parang minalit ako. Sabi ko, parang challenge na lang. So, sabi ko, okay, pakunti yung aking subscribers. Pero pinigmalaki ko. But, meron ako na Faye Balbaro. Proud ako na malayo ng narating niya. Pero kahit ganun siya na 400,000 subscribers na plus, hindi naman siya nagmamaliit dun sa mga blabla. So, chat kami. So, sabi ko, sana naman ako personally kukuha ako. Bakit ganun naman yung reply mo, blablabla. So, na-hurt din naman ako. So, eventually, tagal ng usapan namin. Parang, the damage has been done. But then, siya rin naman, nag-sorry rin sa akin. Sabi niya, pasensya po, hindi naman yun yung meet ko. But siguro nauna yung pagmamalaki. Then, later niya na-realize na medyo mali yung ginawa niya. But anyway, tapos na yung maganda nga yun. Naging challenge sa akin. Hindi ako sa kanila kumuha. Kasi ganun pala sila. Kung malilit pala tayo ng mga lalo subscribers ng Negosyo Philippines. Kung malilit lang tayo, approach tayo sa kanya. Ganun yung reply niya. Ganun siya ang treatment sa customers. Hindi maganda. So, humanap ako. Until nakakita ako ng isa dito sa Batangas, medyo matagal na rin siya. More than 1 year. Ngayon, nakipag-coordinate ang Negosyo Philippines. Ito sa taong ito,
mag-accept po siya, order tayo madami. Then magkakaroon talaga ng negosyo, Philippines, the mark. Then yung mga basta't ito ay more on negosyo Philippines talaga. Para lalo makatulong. So, about the price, pagbibitingan uli namin. But then yung sinasabi ko, baka sabihin nyo, ibigyan ko ng email, hindi ko pa pinakikita. Guys, ito na yung sinasabi natin na piso Wi-Fi na vending machine. Ito yung ating ipapakustomize na nakatumbaran ng negosyo Philippines, you know. So dito sa isang kausap natin, gumagawa or supplier nito. So mas makakamura tayo kasi volume talaga yung orderin natin. So ang pinag-usapan nga namin kapag siguro na 40 to 50 pieces. So medyo nagulat nga siya nung kausapin ko kasi medyo nakakita ko talaga ang potential ng business na to. So pag binili natin, ito yung size nito. So kung magkalalayo mo, mataga, malalayo kasi pwede natin patala through LBC, which is ginagawa na nila yun. Ito kasi nasa mga 7 to 8 kilos. So it's around more or less 100,000 na papadala natin through LBC. So pag bumili tayo nito, meron kasama na na UTP cable na 20 meters. Ito yung magkoconnecta sa yung router. Then meron tayong extension na 5 meters. Kasi normally, yung paglalagay natin, normally yung kasi tindahan. Sa harap ng tindahan yun. Sa totoo lamang, kahit na sa bintana na ang bahay nyo, pwede nyong ilawin. Hindi nga tatay nyo, baka manahaw. So, pwede nyong ilan. So, ngayon, papakita natin kung paano ito paghinahin. Napakadali lang, simple. But don't worry, may mamadali ito ito kasi medyo humaba na. Meron tayong part 2 dito. So, yung mismong actual na dadalhin ko ito. Ito kasi napagdalang buhas dalhin ko sa lugar namin or dun sa kumpare ko, meron silang tindahan. Maraming tao. Yung actual talaga mismo na yung operation, yun yung talaga ang masasaksihan natin. But ngayon, pakita ko na muna dito sa inyo kung paano yan. So, bali lang natin, sa telepono ninyo, punta lang kayo doon sa Wi-Fi. Pagpunta kayo sa Wi-Fi, makikita kayo na piso. Ito yung lalabas na. Pagpapit ka na, okay? So, ito yung lalabas. Siyempre, mag-click nyo, piso Wi-Fi. Okay, piso Wi-Fi. But, pagpunta kayo doon sa Wi-Fi, pag nagtagal ng agreed natin, negosyo Philippines na hindi na piso Wi-Fi. So piso Wi-Fi, makikita nyo dito, insert coin, buy voucher, pero doon tayo sa insert coin. 5 pesos, try natin. So ulitin ko lang pala, baka nalimutan kayo maliwanag. Ang 1 peso, or ang piso natin, is... Ang 5 pesos natin, bali yun yung 30 minutes, 10 pesos, medyo 1 hour. Medyo mura talaga siya. So, kaya, insert coin. So, iingay yan. Iulog natin yung insert coin. Okay. Ito talaga yun. Pipin nyo din. So, once na ma-search muna, yung piso Wi-Fi na yung Wi-Fi, yung piso Wi-Fi, okay? So, next na mailing negosyo Philippines na yan. So, dapat gawin, makikita ko dito, insert coin. Click mo yung insert coin. Click mo. Then, 5 pesos. Okay? Then, makikita mo na, start internet. Okay, now, makikita mo, 29 minutes and 57 seconds. So, nandito na yan. Ang kagandahan yan, halimbawa, ikaw ay may 1 hour na internet, pwede mo pa siyang i-pause. Pwede mo siyang patayin. Uuwi ka sa inyo, kakain ka, babalik ka. Or, up to 12 hours mo, ang validity nga is 12 hours. So, kung nagtutom ka, umuwi ka, or halimbawa, gabi na, pinabukasan, pagbalik mo, pwede pa rin. Basta within 12 hours. So ngayon, kung meron ka ng internet, done tayo, then magandahan yan, pwede ka nang manood ng YouTube. Okay? Pwede mo nang manoodin yung mga favorite YouTuber mo. Yan, talaga ng negosyo Philippines. So ngayon, ito nga, magandahan ito, up to 30 to 50 meters pa nga yung reach ng internet natin. But let's say, sabi nga kung
kung talagang open siya, pero may mga obstruction, may mga puno, sabihin natin 20 to 30 meters. Okay, so yung ibang combination nito, yung advantages kasi ng itong negosyo, unang-una, wala kang mabayaran ng tao, wala kang mabayaran ng pwesto, at then at the same time, yung existing internet mo, pwede mo na magamit. Ito kaganda, kung meron din talaga mga internet na nabuy ko ng 1,800 or yung unlimited. So, samahan ng negosyo mo. So, yung ibang computation ito, yung kikitain araw-araw, yung business studies, sa part 2, yun yung i-discuss natin. And about the price, hindi na yung size, 40 to 15,000, but depende pa sa isang sa mga kaso na namin doon sa magkakaroon kami ng meeting. So, part 2, yung exact amount nitong unit na ito, but gagawin natin as much as possible, mapababa yung presyo compared dun sa iba na parehas din lamang yung feature. So, mga negosyo, mga ka-asenso, mga familia, sana itong bagong negosyo kung ito bigay ng pag-asa sa atin. Siyempre, may mga nakita tayo sa mga Facebook or YouTube na exaggerated. Ganito yung pagdating. Paano kung 12 hours, 24 hours, o paano kung ano. So, sa part 2 natin, i-discuss natin yan. So, bukas, pupunta ako ng sa Limerick. Dadaling ko sa kumbari ko. Susubukan natin. Then, i-vlog natin, papakita natin kung magkano yung talaga bang kinita. Yung reality. Hindi tayo mag-share ng hindi talaga yung reality. Kasi ang hindi natin makatulong. So mga kapamilya, kanegosyo, kaasenso, sabay-sabay tayo masenso. God bless, salamat sa oras. Shout out sa lahat ng mga kanegosyo, lahat ng subscribers sa mga subscribe pa. Maraming salamat. Goodbye. See you again on our next video.